Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking Ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parorosahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Sinabi ni Jesus ang mga katagang ito upang ipaalala sa mga Hudyo na naparito siya upang tupdin ang kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Malinaw sa kanyang isip na walang sinumang makahahadlang sa pagpapahayag niya ng katotohanan kahit na magdala ito sa kanya sa kamatayan. Madaling magpahayag ng katotohanan kung alam nating sasang-ayon ang lahat sa atin. May tuwa sa ating kalooban kung alam natin na ang mga sinasabi ay tinatanggap ng ibang tao. Ngunit kapag may humadlang at sumalungat sa atin, kakayanin pa ba nating magpahayag ng katotohanan? Sa mundo ng puno ng kasinungalingan, hinahamon tayo ng ating Panginoong Jesus bilang mga binyagan at mga anak ng Diyos na manindigan sa katotohanan kahit alam nating marami ang salungat sa atin. Sa panahong tila nabibili na ang katotohanan, bilang mga Kristiyano, magsumikap nawa tayo na pahalagahan ang katotohanang narinig natin mula sa Panginoong Jesus. Kailangan natin maging boses ng Panginoong Jesus sa mga pagkakataong ang mali ay nagiging tama at ang tama ay nagiging mali. Hindi nanahimik si Jesus noong alam niya ang mga Pariseo ay kumakalaban sa kanya. Matapang pa niyang ipinahayag ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Pagsasagawa. Ano o sino ang humahadlang sa atin para magsabi ng katotohanan? Hilingin sa Diyos ang biyaya ng lakas ng loob
upang manindigan tayo lagi para sa katotohanan.